tatanong ko lang po, kasi sa Bible po na nababasa ko na ang panahon o araw ng paghukom ay malapit na. Eh, nung isinulat po yun, libu-libong taon na ho ang nakakaraan. Eh, bakit po hanggang ngayon hindi pa? Kasi hindi naiintindihan nung nagbabasa. Ngayon, sabi nyo, bata pa kayo, naririnig nyo, malapit nang dumating si Kristo. Eh, malapit po, kailan malapit? Tingnan natin kung kailan malapit. Pakinggan nyo, 24 ni Mateo sa isang talata, 24:3-8:21-22:35-36. Ganito ating mababasa. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas." Napansin nyo, hindi pa ang wakas. Pag nangyayari na yung mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, ingatan nyo, huwag kayong magulumihanan, mangyayari yan. Pero hindi pa yan ang wakas, sapagkat, tuloy. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula pa lang pala yun. Yung iba pag nagbasa, pag nakita nyo na yan, ayan na, malikat, print, malikat dyan. Sabi ni Kristo, pag nakita nyo na lahat ng bagay na ito, ito ang pasimula ng kahirapan. We have entered a new beginning in the history of mankind. After these wars, pestilences, famines, etc. Pag nakikita mo na yan, ito pa lang ang pasimula ng kahirapan. This is just the beginning of sorrows. Bakit? Meron pa ba susunod? Oh, may susunod pa eh. 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Yan. Magkakaroon pa po ng malaking kapighatian. A great tribulation shall come all over the face of the earth. And the earth has not experienced this great tribulation until now. Wala pa yan eh. Yan na nga ang hinihintay natin. That is the last of the signs that our Lord Jesus Christ gave the apostles, that there will be a great tribulation with such tribulation that had not happened since the beginning of the world and up to that time. Pakinggan nyo, basahin natin sa Tagalog. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. 29. Tuloy. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Ayun. Pag nakita na natin yung malaking kapigatian, nakita mo hirap na hirap na ang marami ng trouble, restless na ang iba-ibang bansa, yun na, malapit na. Sabi ni Kristo, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sa puno ng higos, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo. Siya'y malapit na. Kailan malapit? Pag nakita na ninyo lahat ng mga bagay na ito. Pag nakita mo na lahat ng sinabi ni Kristong tanda, malapit na. Doon malapit. Pag nakita mo lahat ng tanda, malapit ka ng malapit. Di pa nga nakikita yung ibang tanda. Malapit ka na ng malapit. Kaya mali tuloy. Ako, wala ko ba ikaw, malapit na. Bata pa ako. Ngayon, matanda na ako. Wala na akong ipin. Wala pa. Tuloy, nagkaroon ng maling paniniwala ang iba't ibang mga tao. Nagkaroon tayo, minsan tuloy, nawawalan ka na ng tiwala sa Biblia. Hindi mo kasi binabasa ng gusto eh. When will it be nigh? When will it be near? After you have seen all these signs, then you know that He is nigh. He is near. After seeing all the signs, and one of those signs is the great tribulation. And we have not experienced it yet. So we are waiting for that. That is the last sign to happen. Yun ang pinakahuling-huling tanda na makikita natin. Mag-uumpisa ang kahirapan, tapos papunta ng papunta. Ako nga, na kinakabahan na po ako eh. Tanong nyo sa akin, bakit? Pamahal na ng pamahal ang gasolina eh. Diba sabi ng Diyos, pagpapasimula ang kahirapan, pagkatapos, dadating dun sa kanyang climax, dun sa pinakamataas na antas ng kahirapan, yun po ang malaking kapighatian. Alam nyo, sa Pilipinas, nararamdaman na sa Pilipinas yung ano eh, yung kapighatian, nag-uumpisa na. At dito dadating din yun sa lahat ng panig ng mundo. At pag nakita nyo na yun, nahirap na ang tao talaga. Meron po larawan sa Apokalipsis yan eh. Nilarawan yan sa apat na kabayo. Yung isa mapula, yung isa maitim, yung isa maputla, yung isa maputi. Pag nakikita na natin yan, yung mga pangyayari na yan, I am sorry to say, talaga malapit na. Pag nakita na, kung hindi mo pa nakikita lahat, malapit ka ng malapit, nagkakamali ka ng kalkulasyon tuloy. Ganun na nangyari sa iba, kapatid.